ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may, naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel, ang salita ng Diyos. Ang gabay na ito ay galing kay Bella Estrella. "Mga plano ng Diyos Ama, noong ako'y nag-aaral pa, wala akong muwang sa mga romantikong relasyon at hindi ako nagkaroon ng manliligaw. Inihanda ko ang aking sarili na mananatiling dalaga at tinutukan ko ang aking pag-aaral upang magtagumpay sa trabaho. Pero nag-asawa ako sa edad na 23 at nagkaroon ng anak. Tinuna ko ang pamilya ko huminto sa pagtatrabaho, naging katekista at aktibong naglingkod sa simbahan. Nagbigay ito sa akin ng galak sa buhay. Ang pagkakaroon ng pamilya, mga anak at apo ay mas matimbang kaysa sa lahat ng yaman sa mundo. Ang pagiging katekista hanggang sa magretiro at ang paglilingkod kasama ang aking asawa ang pinakamainam na bukasyon para sa akin." Iba man ang plano ni Maria sa kanyang buhay, nanaig pa rin ang plano ng Diyos. Dahil sa pagsunod ni Maria, siya ay naging ina ni Jesus at nating lahat. Tulad kay Maria, naway matupad din sa atin ang kalooban ng Diyos na siyang pinakamabuti para sa atin.